na po kayo dito sa Caritas Margins Cafe. Dito sa Caritas Margins Cafe, we serve plant-based food products. Nandito po makikita nyo, dito sa aming kitchen, we're serving organic vegetables from Baguio. These are pesticide-free, chemical-free. Ngayon, kasama po natin dito si Lynn. Ang kanyang mga menu ngayon ay, ano ba sinaserve natin ngayon? Puchero po. Puchero po namin, 35 pesos. 35 pesos lang? Oo. We want to make it affordable, no? Kasi ngayon, di ba, may mga clamor for healthy foods. Pero ang nangyayari ngayon, sabi they're expensive. Pero katulad nga yung sinaserve namin, it's only 35 pesos. Well, basically, itong ating matinding kilusan, ano, na gustong palakasin sa simbahan, lalo-lalo na sa hanay ng mga dukha, ano, ay ang maging malusog sapagkat napakamahal magkasakit. Kasi nga, yung tinutulungan ng Caritas Manila, ano, tumutulong tayo sa mga mahihirap na matulungan ng kanilang sarili. Napansin nga ng Caritas Manila, yung tinutulungan nating mahihirap, aba ang sakit nila, hindi na sakit ng mahirap. Ano ba sakit ng mahirap? Dapat hepatitis. Ang kinakain, madumi. Pangalawa, yung walang makain, kaya nga ulcer, walang makain, ano? Pero ngayon, ang number one sakit ng mahihirap, no, ayon sa research ng Caritas, heart disease. Sakit sa puso. No, kasi kain ng prito. Kain ng kain ng processed food. Kain ng noodles, no? At yung pangalawa, diabetes. Pati ang kantin, no? Ang kantin natin. Late last year, inalis na yung baboy baka. Unti-unti. Kasi ang plant-based nutrition, no, is a lifestyle, way of life, no? Kaya kailangan babaguhin mo ang iyong lifestyle. Nag-iinteresado ako, siyempre, kasi at my age, nag-i-take ako ng maintenance. May sugar, yung medyo elevated ang creatinine. Kaya nga kasabi ng doktor, kasi pag tumataas yung creatinine mo, kasi kumakain ka ng beef, nakakataas ng creatinine, at saka yung mga seafood. So, nung nag-orientation, sabi ko, ah, sige, subukan ko. Dahil baka naman, pwede ko na itigil. So, nag-join ako ng challenge, 28 days. Siyempre, mas maganda na yung pakiramdam mo. Nung nagpa-check up ako, okay naman yung mga laboratories ko. Health-wise nga, nag-isip ako, sabi ko, matry ko nga itong 28 days challenge na to na yung plant-based nga na sinasabi. Parang katuwaan lang, pero at bandang huli, sabi ko, maganda. Kasi yung health benefits na nakukuha doon, ang ganda kasi napatunayan ko kagad kasi in a matter of 1 month, bumaba kagad ang timbang ko ng 5 to 8 kilos eh. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na to. Kaya ngayon, pang 5 months ko na actually ngayon. Meron kaming tinatawag na plant-based orientation seminar sa mga bawat parokya. Sa ngayon, mga umabot na ng mahigit 10 parokya yung aming nabigyan ng orientation seminar at ito ay tuloy-tuloy sa bawat buwan na darating, no? Time na ano, marami akong nararamdaman tapos nag-announce yung sa ano sa simbahan na may plant-based diet ano daw seminar. Tapos sabi, inaisip ko parang maganda yun. Pa-register din ako. Magkano lahat yan? Yan, bali, 100, hindi ko na naan. Puro 100, ano, 110. Tapos, lunch at dinner niya na po. Masarap to. Wala tong ano, ma'am. Walang veggie. Tinuruan kami kung paano magluto yung parang pampalit sa baboy yung bistik na buko, sisig na mushroom. Tapos yung salad na may carrots, pipino, singkamas. Basta yung mga natural na ay ano na nabibili sa palengke lang. Hindi siya mga sosyal. Tapos ang dressing naman, prutas pa din.
Ang problema lang natin ngayon, mahal. Kaya nga, marami na ngayon lumalabas ng mga trainings on backyard farming na hindi mo kailangan ng lupa para makapagtanim. May mga gulay tayo, madali lang itanim. Kaya ng mga talbos, mga pechay, mga kangkong, madali lang silang palakihin yung talong at okra. Sa likod lang ng bahay, pwede ito. At hindi siya mahirap iluto. Simula nung sinimulan ko yun, gumaan yung pakiramdam ko na wala yung pagpapalpitit. Kasi pati kape iniwan ko din. Nawala yung pananakit ng dibdib ko. Sa internet, ang dami nating nakikita ang food pyramid para maging guide. Visual kasi yun eh. Doon sa baba niya, kalagay doon, breads and root crops and cereals, 6 to 11 servings per day. Depending on your gender, tapos nandun yung karne. Yung karne, pangatlo. So, ibig sabihin nun, mas konti. Around 2 to 4 servings a day. Sa prutas naman, kasi sabi nga, kailangan may prutas. Pag hindi ko kaya bumiling prutas, bibili lang ako yung mga slice-slice na 15 pesos ang slice ng pinya. Yun, minsan ay yung 20 pesos yung pakwan. Yun lang ang bibilihin ko. Hindi mahal maging vegetarian. Kayang-kaya pa rin ang bulsa kahit na ikaw. Sabi nga, pag ginusto may paraan.